Sumubok nga itong team ng Lakers ng bagong mga plays laban nga dito sa team ng Houston Rockets. Pero bago natin pag-usapan yan mga idol ay ito muna ang sinabi ng Western Conference Executive patungkol kay Victor Wembanyama. Sabi niya, sa totoo lang, sana nga hindi kami nanalo ng mga games this year. Pagsisisihan nga daw nila mga idol na hindi sila nagtank every single game para nga makuha nila itong si Victor Wembanyama. Yan mga idol ang anonymous na isang Western Conference Executive. Na sinabi nga ng mga NBA fans na for sure nga daw ay si Danny Ainge yan, ang team ng Utah Jazz. Dahil alam naman natin na sa start nga ng season ay talaga namang top team itong ang team ng Utah dito sa NBA. And then suddenly, slowly ay bumagsak nga sila at ngayon ay 12 seed. So malinaw nga daw na itong team ng Utah Jazz yung nagsisisi si Danny Ainge, yung Western Conference Executive na ito, na sana nga daw ay hindi sila nanalo ng mga games this season at nagtank na lang every single game para nga magkaroon sila ng malaking chance na makuha itong ang all-time generational prospect daw na si Victor Wembanyama. At ngayon ay pag-uusapan na natin ang bago sa mata ng mga Lakers fans na plays na ginawa nga neto ni LeBron at ni Austin Reeves. Nang dahil nga daw sa trade na ginawa nila na kung saan meron na silang mga 3-point threat, ay naging posible na nga daw itong play na ito na for the last 2 years ay hindi nga daw marun, mapatakbo ng LA Lakers. Pero this time nga laban sa Rockets, dahil up sila by halos 20 plus points, ay sinubukan nila itong bagong play na ito. At mga idol, maganda nga ang resulta. Sa first action ngang ito mga idol ay kumuha ng bola si LeBron sa elbow and then fake handoff dito nga kay Austin Reeves. Yung pala, bibigyan niya ng back screen ito ang si Wenyen Gabriel at lolokoy niya pa ang Rockets defense mga idol dahil tatakbo nga siya sa 3-point line. At ayun, nag-commit tuloy ang dalawang defenders na nagresulta sa open layup na ito ni Wenyen Gabriel. Second action naman ng Spain pick and roll mga idol ay this time totoo ng dribble handoff ang ginawa nito ni LeBron at ni Austin Reeves. Nagresulta nga sa 2 free throws para nga dito kay Austin. Naloko ang Rockets defense. And then Spain pick and roll na naman, LeBron nasa elbow at dito nga mga idol ay ang Rockets defense ay nag-adjust sa dribble handoff kay Austin Reeves at itong si Jabari Smith ay talaga namang nag-drop all the way sa paint. Pero nung nakita niya ngang hindi na mag-handoff, dribble handoff itong si LeBron at si Austin ay lumapit agad siya dito kay LeBron James para nga pigilan si LeBron. Pero mga idol, ito pala ang third action nila. Pangatlong variation ng Spain pick and roll. Nagbigay na naman ng back screen itong si Austin Reeves and then diretso kay LeBron para nga sa isang dribble handoff. And alam mga idol, dumiretso nga si Austin Reeves na parang nga atake sa paint na nagresulta nga ng pagkocommit ng second defender na si Jabari Smith at dapat dito nag-switch itong nga si Josh Christopher dito kay LeBron para mapigilan ng dunk. Pero dahil nga sa gravity neto ni Malik Beasley at ang kanyang 3-point shooting, ay ayun, nagresulta nga yun para sa easy dunk neto ni LBJ. So isang play nga lang ang kanilang pinatakbo pero tatlong different counter ang binigay nga nila dito sa team ng Houston Rockets. Kaya naman mga idol, gulantang din ang Rockets defense, nagresulta nga sa easy points para nga sa team ng LA Lakers. At kitang-kita nga rin dito mga idol ang epekto ni Malik Beasley na hindi nga natin makikita sa statistics. Nang dahil deadly 3-point shooter nga siya ay hindi na tuloy ma-double team ng depensa itong si LeBron. Dahil kung i-double team siya ay magre-resulta sa easy 3-pointer ni Malik. So yan nga mga idol ang dulot ng presensya ng isang talaga namang legit na 3-point shooter. Hindi niya na kinakailangan makashoot ng 3-pointer para lang mabigyan ng spacing ang kanyang team. Sapat na ang kanyang gravity.